So, finals, is time na ng finals natin. So, natapos nyo naman sa siguro yung mga pre-final exam ninyo nung nakaraan, no? Nung Monday, nung Friday hanggang Wednesday. So, kahapon, start na ng final. So, yung final topics natin ay tatlo. Tatlo, no? Okay, yung week 15, week 16, at saka yung week 17. Okay, so tapusin muna natin sa tatlong language. Diba kasi may na-miss tayo na isa nung pre-finals. Tsaka natin balikan yung digital self. Na para, kasi baka third week ng January, yun yung end ng semester natin. Eh di ba next week last na natin. So kung mag-discuss tayo ngayon, tapos next week, mahahabol natin yung digital self. Ano, unahin muna natin yung final para sigurado tayo na matatapos natin yung final topic. So, baka 20. Kung hindi ako nagkakamali, 21 yata ang end ng first sem, January 21, 2022. Ano, may tatanong ba kanina? Sorry, hindi ko na panunin. Mag-2 days na po kayo pre-final? Naka-open. Ah, hindi pa kayo nakasagot? Nakapagsagot? Oo, hindi pa ako nakapagsagot na kayong VC po eh. Kung open pa siya, ano naman siya eh, hanggat open, pwede pa kayong magsagot. Kaya lang yung update kasi niyan, yung update ng grades niyan, hindi ako nagkakamali, every 2 weeks or every 2 weeks yata. Kaya huwag kayo magtataka minsan kung wala pa kayong grades. Yung sa finals naman, magkaka-grades na eh. Magkaka-grades yan, no? Kasi yung iba nung nakaraan nagtatanong sa akin kung bakit wala silang grade. Pag-update na siya ng totoo, or yung sa hakin na lang sa finals, yun yung pinaka-grade ninyo. No, kaya huwag kayong kabahan. Doon sasagot naman kayo ng the portal. Well, thank you po. Sige. May mga pumapasok pa. Tumasa naman pala yung exam. Madali naman. Madali lang labas nagbabasa ng module. Sakto lang naman. Sakto lang. Hindi ko nagbabasa naman ng module, madali lang eh. Okay ba? Anong pinakamataas sa score? 50? 51 to 50 ba? 1 to 50 po, ma'am. Ano? 4 lang po. 4 years. Grabe! Eh, no? Yung attendance. Wait lang. Mga 9:30 ko isa-send, no? Para nakakapag-discuss na tayo bago mawala yung iba. Isa-send ko, gayo galala, mamaya. Okay, so yung unang topic natin para sa finals ay managing, the managing and caring for the self. So, di ba, nung mga naunang term, ang mga diniscuss natin, yung pang-understanding ngayon naman kung paano i-manage at kung paano aalagaan yung sarili. Diba? So, kailangan kasi hindi sa iba nagpapaalaga. Dapat kayo mismo inaalagaan ninyo at namamanage ninyo yung sarili ninyo. Okay, so kasi kayo, kung hindi niyo naaalagaan or namamanage yung mismo yung time ninyo, paano pa kayo aalagaan ng ibang tao, diba? So, dapat mauuna lagi sa sarili. Okay, module 15, the managing and caring for the self. So at the end of this module, you are expected to first explore the different aspects of managing and caring for the self. So, tuturuan tayo dito.
masama tayong matututo. Number two, examine oneself against the different aspects of self that are discussed in class. And number three, demonstrate critical, reflective thought in integrating the various aspects of managing for and caring for the self. Okay, so ano ba yung tinatawag natin na managing and caring? Okay, the managing and the caring for the self. Knowing the self is not enough. So, di ba, totoo naman eh, yung parang pagkilala mo lang sa sarili mo, oo, kaya mong kilalanin. Minsan nga, di ba, yan yung pinaka parang, parang masaya na tayo pag sinasabi natin na, teka, ako nga sarili ko, di ko kilala. Tapos pag nakarating tayo sa part na nakilala na natin yung sarili natin, na alam na natin kung ano yung gusto natin, tumitigil na tayo doon, di ba, doon na tayo nag-stop. Pero sabi dito, hindi daw doon natatapos. Parang hindi, porque kilala mo na yung sarili mo, okay ka na. So, hindi pa yun yung end. Okay? Since who you are is partly made up of your choices, you must also have the ability to choose, especially to be a better you. Okay? So, kung nakilala mo na kung sino ka, di ba? Kung ano yung mga gusto mo, kung ano yung mga ability mo, pero hindi dapat doon lang natatapos yun. Kasi dapat daw, di ba, parang ang laging pipiliin ay yung, ano, yung better you. Yung laging, ano sa Tagalog yung better? Ano sa Tagalog yung better? Maganda, mas mabuti. Nakapigit. Okay. Hindi siya ano, di ba? Hindi siya sinabing good. Di ba, better. Ibig sabihin, sobra pa sa... sa mabuti, sa mas ikagaganda or mas ikabubuti. Okay? Kaya pag sinagot ka ng I'm good, ibig sabihin hindi pa ganun kaganda yung ano niya, yung sitwasyon niya. Pag sabi niya I'm better, oh, dun ka, okay na siya kasi nasabi na niya na better. Kaya tayo lagi tayong pipili ng mga salita na lalabas sa bibig natin eh. Di ba? Pag sinabing I'm fine, saktuhan na. I'm good. O di ba? Pag sabi, I'm better. Ayun na yun. Mas maganda na yung kanila. Ano niya? Parang mas okay na siya. Hindi lang siya okay. Mas. Self-management that support and give help to the people with difficult conditions that enables them to manage their health on an everyday basis. So, pag ano sabi dyan, kapag sinabing self-management, pag sinabi daw, ano, self-management, ito yung ano, kung paano mo minamanage yung sarili mo or yung health mo, saan? Sa everyday basis. While yung self-care naman, it is a lifetime habit and culture. Pag self-management, di ba parang ikaw, kaya ko itong i-manage itong sitwasyon na to. Pero yung self-care, pang ano siya, pang lifetime na siya. Hindi siya dapat sa ganitong sitwasyon lang. Kasi self-care yun eh, pang sarili mo na talaga. Ano Tagalog ng care? Wala guys, biglang naglalag yung utak ko. Ma'am. Alag. Alaga. Kailangan mo na si Kuya King. Tingnan mo yung better, kanyang nahirapan akong itagalog. Pati itong care? Mag-aalaga? Tama? Opo. Tama, may mga English na nahihirapan akong itagalog guys, basic lang. Kakain kasi dapat tayo ng tama. Okay. Self-care involves, ito yung mga kasama sa self-care. Healthy lifestyle. Okay, health. Wait lang, may klase pa kasi ako eh. Okay, so unang-una dyan yung healthy lifestyle. Diba? Kasi paano mo matatawag na self-care kung ikaw mismo wala kang healthy lifestyle? Such as physical activity and healthy eating to maintain a good health and the prevention of illness. So ito kasi parang ito yung laging napapabayaan eh, yung healthy lifestyle. Diba parang minsan kung ano-ano na lang kinakain. Tapos, kahit pa paano dapat talaga nag-exercise tayo. Bigla ako napakwestiyon dito sa physical activity.
Nakaupo lang. Guys, ano, nakaupo lang, makahiga. Minsan gagalaw-galaw tayo kasi para din naman sa atin yun, di ba? Kasi pag lagi kang nakahiga, tapos kumilos ka ng konti, masakit katawan mo. Kaya naman pag lagi kang nakahiga, inisipin mo, wala naman akong ginawa maghapon, pero masakit yung katawan ko. Yun na nga yung point, wala kang ginawa maghapon, kaya talagang sasakit yung katawan mo. So kahit pa paano, gagalaw-galaw. And then sa pagkain, hindi lahat ng masarap mabuti. Di ba, mabuti sa kalusugan natin. So, yung mga masusustansyang pagkain talaga dapat yung kinakain. Pwede din naman mag-cheat day, yung parang kakain ka ng mga street foods, pero hindi palagi. Lalo na yung mga ihaw-ihaw. Di ba yung mga ihaw-ihaw nakakahepa yun eh. Kasi inihaw siya na usukan. Isang sunog. Tsaka yung mga sunog na pagkain, masama din sa katawan yun. Number two, responsible use of all medicines. Okay, prescribed by doctor and non-prescribed. O, di ba tayo, kasi pag nagkakasakit tayo, self-medication eh. Minsan, okay lang naman na ano, lumagpakonsulta. Kasi hindi, baka mamaya tayo, isipin, ang iniisip natin, ah, lagnat lang to. Baka mamaya hindi na lagnat yun. Especially pagka masyado na, matagal kang nilalagnat. So, kung ano yung pre-prescribe na doktor, ng doktor ng mga gamot, at kung ano yung hindi niya pinrescribe, huwag mo naman iinumin. Kasi bawal sa'yo yun. Diba? Responsible use. Yung iba kasi, inaano na eh, tawag dito. Kasi naglalag yung utak ko. Napakadami ko bang iniisip? Ang tawag dito, sobra na yung paggamit. Diba? So, pag sobra na yung paggamit mo ng gamot, masama na siya. Masama na sa katawan. Minsan masama din sa utak. Makakatuyo na utak. Iba minimintay na lang po. Ha? Yung iba minimintay na lang po nila. Parang maintenance na po nila. Ay, oh, di ba? Eh, kasi ano yun eh. Parang prescribed. Pero minsan bumabalik din sila sa doktor. Yes po. Number three, self-recognition of symptoms. It involves assessing and addressing symptoms. Diba, ito, parang hindi lahat ng symptoms na nararamdaman natin ay ipagsasawalang bahala lang natin. Kasi, ay, lagnat lang to. Ay, upo lang to. Mamaya, hindi na pala upo yun. Hindi lang pala lagnat yun. Maka mamaya, na-dengue ka na. Okay, so, papakiramdaman din natin yung sarili natin. Kasi tayo, alam nyo, yung mga tao, lalo na yung, siyempre, lalo na yung mga, ano, yung mga walang pera. Di ba parang, binabali, wala lang nila yung mga nararamdaman nila. Kaya, kapag sobrang malala na, tsaka pa lang nila, ano, napapacheck up yung sarili nila, eh, malala na nga yung mga kalagayan nila. So, tayo, kahit pa paano dapat, ina-assist natin, ah, normal pa ba tong symptoms na to? Normal pa ba tong lagnat na to na 4 days na? Lalo na ngayon, yung mga tao kasi ngayon, pag nilagnat, kinakabahan na eh. Pero pag nilalagnat naman tayo, marayang kabado kung yung COVID agad, kasi yun yung mas nakaka-stress. No? Doon ka mas lalong magkakasakit. Number four, self-monitoring. It involves checking signs and symptoms for deterioration or improvement. Okay, so kung in-assess mo yung symptoms, imo-monitor mo din yung sarili mo after nun, di ba? Number five, self-management. It includes being able to manage the symptoms of disease either alone or in partnership with healthcare professionals or other people with the same health condition. Ay, ibang usapan yan, Ramir. Putulan ang kamay, hindi pina-check up. Di ba pinapadoktor agad yun? Kasi may mga ugat-ugat yun eh. Parang wala pa ako na-encounter na ganyan pag yung mga napuputulan ng mga kamay. Ay, daliri pala, mga daliri. Okay, physical self-care. Ito kasi kanina ay self-care, di ba? Ito physical naman. Una dyan, develop a regular self-routine. So, ito, pinaka-importante. Kasi magkaiba yung ano eh, magkaiba yung naidudulot ng tulog sa umaga at yung tulog na normal sa gabi. Diba? Parang iba yung energy pagka talagang yung tulog mo na nakasanayan ay gabi. Kasi pag umaga, iba, hindi siya
hindi ang tawag yun, minsan hindi siya okay eh, hindi siya, hindi ko hindi okay yun, hindi, parang hindi siya healthy, o hindi talaga siya healthy. Lalo na tayo, di ba nasanay tayo ng natutulog pagkagabi. Tapos kung matutulog ka ng mga 10, so dapat ganun. Kasi tayo, di ba, pag natutulog, pwedeng matutulog ka ngayon ng 10, bukas 1 a.m. ka na matutulog. Diba, talagang pati katawan mo, pati katawan mo nun. Guys, namin ako magsasend ng attendance na. Thank you. Okay, number 2, aim for a healthy diet. Alam niyo naman siguro yung mga yan. Healthy diet, ha? Hindi yung diet na hindi kakain kasi nagpapapayat. Healthy diet. Number 3, take lunch break. Number 4, go for a walk at lunchtime. Hindi ko to ginagawa. Kaya ginagawa niyo to? Yung pagkakain ninyo, or pagkatapos ng kain, maglalakad-lakad ng konti. Pagkatapos ko, kasi parang mauupo na ako eh. Pagkatapos kumain na, matulog na. Oo, hihiga na. Masama yun. Yung hihiga agad. Pero ginagawa ko yung kahit alam kong masama. Kasi napanood ko yun sa TikTok, yung parang pag nakahiga ka kaagad kapag kakain mo, parang basta may something sa sikmura mo na mangyayari. Parang ganun yung narinig ko kay Doc. Kay Doc, ano, yung di ba yung kapartner nung isang doktor na babae naman na maarte magsalita? Si Doc Kiliming. Ano? Kiliming Guru. Basta yun. Number 5, take your dog for a walk after work. Pag wala kayong aso, kayo na lang yung maglakad pagkatapos ng trabaho ninyo. Ako kasi wala akong aso. Or pusa, pwede siguro. Kung ano to, bang mga mayayaman to. Crocodile mo. Or maglakad-lakad. Kasi di ba pag nasa trabaho, stress ka eh, di ba? Parang minsan nalilibang ka. O kaya naman yung iba, hindi aso yung alaga nila, yung mga isda. Alam niyo yung mga titin na ako maglakad na ako. Ayun, pwede. Para maano, matanggal na yung stress. Kasi ito ay... Ano bang crocodile, ginagalagalap. Napaka-OA nun. Yan yung mga parang pag tawag doon, nakakawala din. Yung basta yung mga nakakawala ng stress na magkakapong trabaho. Diba? Yung parang wala kang iisipin kasi, ay, ito, lalakad lang kayo ng aso mo. O kaya naman, ano pa pwedeng ilakad yung pusa mo? O kaya magkakapay. Maglaro. Ano? Maglaro? Basketball. Okay, ito, ito yung pinakamaganda. Or number 6, use your sick leave. Di ba, yun sa mga nagtatrabaho to ah. Sa mga nagtatrabaho, pwede mo gamitin yung sick leave mo daw. Pagka, di ba, nagkasakit ka o kaya naman, pag tinatamad kang pumasok. Kapag nai-stress ka, alam niya, pag nai-stress kayo, pwede yung i-sick leave kasi stress kayo eh. Yung mga ano, no, mga pangdugaan to eh. Kasi magkakaroon naman ang pinsan. Minsan kahit wala akong sakit, nagsisiklib ako kasi parang pagod na pagod. Alam niyo yung pagod na pagod yung katawan mo, pero yun yung sinasabi kasi, yun yung sobrang pagod na pagod yung katawan mo, pero wala ka namang ginagawa. I mean, hindi ka nagbubuhat, di ba, yung mga ganun. Kasi yung stress mo eh, ano na parang pang buong katawan mo na, parang nabuhat mo na pati yung ano, yung lahat ng trabaho. Kaya, pwede kayo nabuhat. Pwede yung katawan mo. Okay, number 7, get some exercise before or after work regularly. Ito din naman natin pinagawa. Ako kasi pagka uwi ko, mahihiga na ako. Kaya pagka ano, syempre pag umaga, pag before, yung parang bago ka pumasok, sa tingin mo makakapag-exercise ka pa nun. Parang hirap na hirap pang bumangon. Napakasarap matulog, lalo na ngayon napakalamig. Kaya kahit after work, pero hindi ko kaya to. Number, pero kayo gawin nyo ah, kasi physical self-care yan eh. Dapat hindi lang yung tawag dito, hindi lang yung spiritual yung inaalagaan mo, kundi pati yung physical. Kasi diba nga, yung physical self natin, or itong physical natin, yung bumubuhat ng lahat ng yan eh. Diba yung parga-parganan yung puso mo, yung... Oo. So, hindi, diba yun naman talaga yung una, yung ano eh, parang...
hindi lang naman sa trabaho nakakapagod or hindi lang naman yung mga ginagawa natin yung nakakapagod. Eh. Minsan mas pagod ka pagka yung emotion mo yung nadali ng ano, ng parang pag sobrang, yun nga, di ba, down na down. Pati katawan mo, mapapabayaan mo. So, dapat nakahandle natin mabuti yung emotion natin. Kasi napakalaking part yan pagdating sa physical self-care. Okay, so napapractice din po natin yung self-discipline. Ayan. So, pag, kung nagbabasa kayo, mababasa niyo yung mga sagot nila dito. Okay. Thank you kay... Sabi ni, Sa, ni Shan, Shan, sa iba talaga pangalan mo? Kailangan po natin i-control yung emotions natin kasi nakadepende po mga actions nyo sa nararamdaman mo. Diba? Parang yung narinig ko din kanina yan eh. Sabi naman ni Jason, yung sa emotion po kasi nakapaloob din siya sa character ng isang tao. So, napapractice na din natin yung self-discipline. Okay, so sumunod, maintain a spiritual practice. So, parang, sila din yan, di ba? Disiplina din eh. So, kung, dahil tayong parang spiritual practice, di ba? Parang yung alam mong mga mali, or yung mga hindi tamang gawin, hindi mo nagagawin, di ba? Kasi alam mo nang mali yun eh. So, syempre, halimbawa, yung mga paggamit ng mga ipinagbabawal na gamit, yung sobrang, hindi pag-inom eh, yung paglalasing, di ba? Yung mga sobrang manigarilyo, di ba yung parang sunog baga talaga? So, kung alam mo na pinagbabawal yun, di ba? Especially sa mga, may mga religion na bawal yun eh. Or hindi naman literal na pinagbabawal yung sobrang paggamit. Diba? Kasi hindi mo siya pwedeng basta tanggalin sa katawan mo kasi mas makakaramdam daw ng sakit kapag biglaan mo tinanggal yung, di ba, yung sobrang paglalasing or yung, so, lalo na daw sa paninigarilyo. Diba? Pag biglaan mo siyang tinanggal or hindi, biglaan hindi ka ng nigarilyo, parang doon nalalabas yung mga sakit na hindi mo nararamdaman dati kasi nga parang immune yung katawan mo dun sa usok. Okay, ito, pamper yourself may kasama. Kasi pag ikaw lang mag-isa, ang dami mong marirealize sa sarili mo. Diba? Parang, masarap pa lang mag-ano ganito, parang ang peaceful lang. Diba? Parang wala kang chismis na naririnig. Kasi pag may kasama kong kaibigan, kukwentuhan ka ng kukwentuhan niya. Di ba? Sobrang dami niyang pag-uusapan. Mai-stress ka na. Pero pag ikaw mag-isa, kakain ka or magpapamassage ka, di ba? Mas masaya. Grabe, mas masaya pa mag-introvert. Ibang usapan naman yon. Di ba? Yung parang, iba-iba yan. Okay, sumunod, listen to a music. Okay, so, huwag kayo magtataka kung may mga tao talaga na parang, di ba yung mga matatanda, hindi naman yung matatanda, yung mga nagtatrabaho. O, di ba? O nga lang, teka, balik tayo doon. So, sabi ni Ranse, hugot si Ranse, yes po ma'am, dapat sarili muna kasi paano mo po mag-fulfill yung needs ng iba kung yung ultimo sarili mo hindi kompleto. So, di ba yun nga yun? Diba? Paano mo maibibigay sa iba yung sa sarili mo, pinagkakait mo? So, dapat laging may mga time na dapat inuuna natin yung sarili natin. So, hindi man natin siya laging nauuna sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay. Dapat, kahit pa paano, may time naman na baka pagtakbo sa inyo yan, hindi na yung babangon sa umaga, bahala kayo. Okay, so listen to your music. Di ba yung ano, yung mga matatanda, yung pagkatapos ng maghapon nilang trabaho, uuwi sa bahay, tapos magsa-sound trip sila ng mga, yung mga kanta dati, yung parang ang sarap sa tenga, metal. Parang soothing. Ha? Mga metal. Tapos yung pang Sunday, di ba Sunday day off? So yung mga nanay natin, or yung basta kasi na may nagkatrabaho, nasa bahay daw. So, di ba, laging may sound sa bahay. Kasi, tayo ba yun eh. Di ba, parang din ka, dun na, parang peaceful, o kaya parang nare-refresh yung pagkatao mo kapag nakikinig ka ng music. Kaya, huwag yung pagkaitan yung sarili ninyo, music na lang, pagkakaitan nyo pa.
Kasi kaya lang sa bagay, iba iba tayo ng ano, 'di ba, ng genre, yung iba sobrang gusto, sobrang maingay, yung parang ang tawag din parang natutulilig yung tinga mo. Yung mga parang yung mga hampas sa drums, 'di ba, yung mga ganun eh. Sa tinga, pero gusto nila yun eh. So huwag natin pakialaman. Doon sila masaya. So pagbigyan. So kung tayo, gusto natin mga mellow, huwag din mag-settle tayo sa mellow. Sila gusto nila yung ganun eh. Ano to Vero playlist? To Vero? Mga kanta ni Moira the best po. Yun. So iba-iba tayo ng preference, di ba? So yung iba gusto na rap. Ha? Si Aring Man, di ba magiging mga the best talaga? Aring Man. Aring Man, Aring Man. Hindi ko yung kinala, sorry. Okay, sorry. Okay, sorry. Ito ka. Pera. Ano? Pera kesa. Oh, pero kasi ito. Ito, sunod din sa Listen to Music is Tear Up the Sky. So, mag-ano ka, mag, ano tawag dito? Bilangin mo yung mga bituin. Pero huwag kang titipig sa ang tawag dito, sa langit ng tanghaling tapat tayo, mabubulag ka. Dapat kapag kagabi lang. Diba? So, medyo ito ano, siguro is there at the night sky. Baka mamaya sinunod dito ng sobrang, basta hindi na lang kahit titingan na mabubulag kayo, nakakatakot yun. Sinawang mata ninyo. So, teka lang ah. 9:30 na pala, sasend ko lang yung link saglit. Baka magalit kayo sa akin, hindi nyo na ako kausapin. Ayan, so if nag-overthink ka po ma'am, just write it. Kapag nag-underthink na ma'am, just read. Pero kung hindi mo maintindihan lahat ng nangyayari, just read it. Ay, ganun ko to, teka. Screenshot natin. Kasi tamad ako minsan eh. So, depende na lang sa sitwasyon, no? Sinan kaya tender sa awit lang? Tutuloy natin yan. Okay, sunod. Sit outdoors by a fire pit. Watching the flames and listening to the night sounds. So, ito parang ang sarap nito sa beach, no? Di ba yung parang pag, yan, sunod-sunod yan, ipapamper mo yung sarili mo, di ba? Parang gusto mo, pupunta ka ng beach, tapos makikinig ka sa music, o kaya naman, titingala ka sa langit. Kasi di ba sa mga beaches, parang mas masarap tumingala sa langit pag nandun ka eh. Kasi mas maaliwalas. Unlike kapag nasa city ka, di ba? Parang, alam niyo sa city, parang hindi ako nakakita ng bituin. Siguro dahil sa pollution. Tapos, di ba parang magbo-bonfire. Yung pinsan ko gusto nagbo-bonfire, di ba alam kung bakit eh. O doon siya masakit. O di ba? Oo, pagkagabi. So, minsan okay lang yung gumastos para sa sarili. Ang hindi lang naman okay pag sobra-sobra na yung gastos. Di ba? Pag sa tingin mo, wala nang katuturan yung ginagawa mo. Pero kung para sa sarili mo, kung ipapamper mo naman, kaya lang sabihin mo, pinapamper ko lang po yung sarili ko halos araw-araw, di ba, gumagastos. So, ibang pamper yung ginawa niya. Tayo parang paminsan-minsan, parang twice a month, ganyan. Or once a month. Okay, parang isang bagsakan lang. Kasi pag nagtatrabaho, apakahirap nang umanap ng oras eh. Buti nga yung, lalo na ngayon, di ba kayo, yung iba sa inyo, working student, di ba, parang nag-aaral ka tapos nagtatrabaho ka. So, mas mahirap humahanap ng time para ipamper yung sarili. Unlike dun sa student ka pa lang, pwede kang magpahinga. Hindi mo kailangan mag-file ng sick leave, ng vacation leave, di ba? Parang kayang-kaya mo. Kasi yung iba, kailangan mo lang mag-load, tapos pwede ka lang mag-bakasyon. Di ba? Makikinig ka lang sa teacher mo. Pero na lang kapag may mga pinapagawa. Okay, what is self-management? Self-management is managing yourself by determining the appropriate
repeat activity by paying attention to others' behavior, participating in class activities, and engaging in all instructional activities. Ang dami nito, di ba? Self-management. So, pag sinabi naman natin self-management, hindi tayo lang, di ba? Parang kaya mong mag-adjust. Parang kaya mong makisama sa ibang tao. Di ba? Parang pag tinitignan mo sila, parang inaaral mo na din kung anong behavior para kaya mong makisalamuha. And then, sa school din. Kasi panay sa school. Okay, what makes for a good life? It's a question that philosophers and theologists have pondered for centuries. And now have psychologists are turning their spotlight on the question. Kasi di ba, parang ang hirap sagutin ang tanong na to eh, what makes for a good life? They are doing a subjective well-being, people's evaluations of their lives in terms of both their thoughts and their emotions. So, di ba sabi nga dyan, parang for centuries na pinaponder tong question na to na even yung mga matatalinong tao, di ba, hindi nila masagot kung ano ba yung kailangan para magkaroon ng good life. Kayo, di ba, what makes for a good life? Kasi parang hindi ko rin kayang sagutin yung tanong. Pag sinagot natin yung tanong na to, idealistic yung ideal yung magiging sagot natin eh. Sige nga, sagutin niyo yung tanong. Sino maglalakas daw sa magot ng tanong? What makes for a good life? Depende rin po sa perspective ng tao. O, diba? No? Kaya parang mahirap talaga siyang sagutin. Kasi iba-iba tayo ng iba tayo ng pananaw sa buhay eh. What? Pero sa tingin nyo, ano yung kailangan para magkaroon ng magandang buhay? Or ng good life? Nasa yun na lahat siya. Diba? Kapag nasa yun na lahat, ano pa sabi ni Rans, kapag nasagot lahat ng ifs mo sa buhay, yun yung para sa akin, ma'am. Ramir, kung nakikita lang kita, kinuha niya tang kita. Ano po siguro mo sa gano'ng acceptance, ma'am, sa contentment? Oo, yun. Contentment at saka acceptance. Pagdaramdaman mo na po yung fulfillment sa sarili. Apo. Oo, yun. Pag naramdaman mo yung fulfillment. Kailan kaya? Kasi alam nyo, may mga tao na na parang kahit, di ba sinisanagot kanina pag nasa iyo na lahat. May mga tao na kahit nasa kanila na lahat, hindi sila fulfilled. May kulang, no? Tama? Masagot ko po din kung nasa kanila na, hindi pa po sila masaya pag nasa kanila. Wala pa po sa kanila yun. Parang, kasi hindi ko pa masaya yun. Parang, may kulang pa, no? Parang, ibig sabihin, wala pa rin sa kanila lahat. Akala lang nila nasa kanila na lahat. Ano, kasi ang pinakamahirap kuhanin dyan, yung kasi di ba yung may mga tao na ang hirap kuhanin sa kanila ng pangarap nila. Parang hindi nila maabot yung pangarap nila, kaya hindi sila fulfilled. May mga tao naman na nakuha nila yung pangarap nila, yung sobra-sobra pa dun sa parang inasam nila, ang hindi naman nila makuha ay yung self-belongingness tsaka yung love need. Di ba naman kasi tayo yung tinatawag na hierarchy of needs eh. Di ba? Yung, nakita ko sa inyo, wait lang. Yung kay Maslow, ito kasi yung parang akala mo nakuha mo lang pero ang totoo hindi mo makuha lahat. Ang hirap ko, akala mong basic lang siyang makuha pero mahirap pala. Ito. Ito yung 5 levels of need. Yung hierarchy na po. Ayun po na yung hierarchy.
Ito, nakikita niya sa gilid, di ba? Guys, nakita niya sa gilid. Opo. Yes, po. Okay. Ito, di ba yung una dyan, yung physiological? So, yan yung mga basic. Sobrang basic tong dalawa na to eh. Tinatawag na basic needs, yung safety at saka yung physiological. Ang nasa physiological needs kasi natin ay yung food, di ba? Yung food, water, warmth, at saka yung rest. So, pag nakuha mo yan, adi okay, di ba? Parang masaya ka na. Pero syempre, kailangan natin ng safety. So, kailangan natin yung home. So, kailangan natin itong pangalawa na to. Ano mapindot ko na to? Tama-tama din ako gumamit ng Google eh. So, yun yung pinaka-basic. So, parang ang dali niyang makuha, di ba? Pag nagtrabaho ka, makakakain ka, or kapag ka nagtrabaho ka na tawag dito, medyo malaki yung sweldo mo, kaya mo makapagpagawa ng bahay. Di ba? So, magkakaroon ka ng safety and physiological needs. Or makakapunta ka dun sa, or makakapag titira ka doon sa lugar na sa tingin mo safe para sa iyo. 'Di ba? Yung maganda yung surrounding, hindi siya walang walang mga nagpapatayan, ganun, wala yung mga nag-aaway-away. And then sunod doon, itong pangatlo, medyo ang hirap nitong kuhanin eh, yung love and yung belongingness. 'Di ba? Kasi maaaring ito kasi pwede mong makuha sa family or sa friends mo. So, kapag nakuha mo siya sa family, hindi mo laging nakukuha sa friend. Pero kapag hindi mo nakuha sa family, pwedeng nakukuha mo siya sa friend mo, kaya dun ka nagsasettle. Or pwedeng pag lubos kang pinagpala sa taong lahat, di ba, nakukuha mo siya sa parehas. So, kasi iba-iba tayo lagi eh. Maaaring tayo, hindi natin makuha yung love and belonging sa family, pero nakukuha sa friend, kaya mas okay tayo sa friend. And then yung pang-apat dyan, dahil nga nakuha mo tong tatlo na to, di ba? Yung physiological, yung safety, and then love and belongingness, feeling mo, okay ka na. Kasi di ba, nagtatrabaho ka, nakapagpagawa ka ng bahay, and then nakukuha mo yung pagmamahal na gusto mo, di ba? Galing sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo. So, nag-stop ka na doon. Di ba? Parang feeling mo, kontento ka na. Pero, syempre, darating yung time na, ay, hindi pa pala ako kontento. May kulang pa pala. Kasi yung pangarap na natupad ko, hindi ko pala pangarap yun. Pangarap pala yun nung mga kasama ko. Di ba may ganun eh, pangarap pala yun ng pamilya ko, hindi ko pala yung pangarap. Kaya, dapat, kaya parang dun palang magbubum sa kanya or maiisip niya na, ay, iba pala yung pangarap ko, ito pala yung gusto ko. So, kapag ka yung gusto niya na yun, na-fulfill niya, dun palang siya magkakaroon ng self-fulfillment. Baka dun, kasi hindi lahat nakakarating dun eh. So, sabi nga ni Maslow, parang isa, kada 100 tao lang yung natutupad or nagiging fulfilled. Tama, di ba? Parang ang hirap talaga ng good life eh. Kasi ako naniniwala din ako ng parang magkakaroon ka ng good life kapag mayroon kang fulfillment. Di ba yung parang nagpahinga ka na, ay bago ka magpapahingahin ng Diyos, di ba parang sasabihin mo sa sarili mo, wala na akong wala akong what if, di ba? What if kaya ito yung kinuha kong course ng college ako? Kasi sa tingin ko siguro mas mayaman ako ngayon. Ganyan. O kaya mas masaya ako kasi ito talaga yung pangarap ko eh, hindi pangarap ng nanay ko. Diba? So, yun. So, sabi niya talaga, 1 out of 100 people ang nakakakuha lang ng self-fulfillment. So, ang swerte natin kapag sa 100 na yung isa tayo dun, diba? Parang kahit kuhanin ka na ng Diyos, bigla masaya ka. Wala kang problema, walang what if. So basic, naiintindihan niyo ba ako? Nakakaintindi sa akin? Yes po. Okay. Kaya ngayon, habang, halimbawa ngayon, di ba nag-aaral pa lang kayo, isipin niyo na agad kung ano talaga yung gusto niyong maging. Para pagdating ng, syempre pag naka-graduate kayo, wala kayong pagsisisihan. Kasi di ba, kung umpisa pa lang, hindi mo pa nagusta talaga itong kinuha mo na to. Diba? Parang, ay, wala na. Iba kong estudyante. Halimbawa, sa tingin mo,
okay naman to ngayon, di ba? Kasi tayo, lagi tayong may, ano eh, may, parang laging may kulang. Kasi hanggat hindi natin natutupad yung pangarap natin. So, pag nakuha mo na to, di ba? Pwede ka pang mag-aral. Kasi kaya importante ang education, guys, kaya tapusin nyo to. So, may mga ganun tayo eh. May mga, tapos may mga ganun din akong kakilala. So, tinapos nila tong course na to, nagtrabaho sila, and then nag-aral ulit sila. Tapos, yun yung, ano, kinuha nilang course yung gusto talaga nila. Okay, kasi, siguro si Marlene. Si Marlene. Yes, ma'am. At, yun kayong classmate na teacher, ay, na teacher yata, kung doon ko nagkakamali eh. Tama ba? Hindi ko alam kung saan branch yun. Contentment, siguro depende sa tao. May mga tao kasi sobrang maghangad eh. So kaya guys, kayo kapag, kaya ako pinakita sa inyo pala yung hierarchy na yon para malaman ninyo na pag na-fulfill niyo yung basic needs, tsaka pa lang kayo ulit mag-level, kumuha ng mas mataas na pangarap. And then pag na-fulfill niyo yun, at mas taas ninyo pa. Huwag kayo yung, di ba kaya siya ganun eh, kaya siya pa ganun. Kasi hakbang yan. Huwag kayong mag-i-split paakyat sa pinakatuktok kasi pag nabalian kayo, hindi nyo matutupad yung pangarap ninyo. So, kumakbang kayo, kaya